Hello mga guys, welcome pong muli sa Ham Channel Tipid Tips. Mga guys, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang classification of fire. Sa panahon po ng Mayo, halos araw-araw may sunog. Dumadaan po dito sa aming lugar, ayun, halos di naglilipat ang araw, may sunog mga guys. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa inyo ang iba't ibang klase ng pinanggagalingan ng apoy. Yung classes of fire o classification of fire. Dito mga guys, sa fire extinguisher na ito, dry chemical, 10 pounds. Yan mga guys. Kaya po niyang umapula o kaya po niyang ipapatayin ng class A, class B, at class C. ABC, powdered chemical, 10 pounds, kaya po niyang ipanlaban o ipangapula sa ABC. Ngayon mga guys, ano ba yung class A of fire? Itong class A fire, ito yung mga solid materials, yung mga combustible materials. Like for example, yung woods, paper, rubber, plastic, textile, yung mga bagay na kapag nasunog ay nagiging abo. Yan po ang klase ng apoy o class A fire, mga combustible solid materials. Kaya po niyang ipang-apula ito, itong dry chemical. Dito po sa class B of fire, class B, ito po yung mga flammable. Like for example, yung mga gasolina, yan, mga diesel, yan. Kaya po niyang ipanlaban, ipangapula itong class B, class of fire na ito. Yan, yung gasolina, yung langis, yung oil, yan. Mga guys, class B fire, kaya po niya rin ipangapula itong dry chemical na ito. Itong class C, classification C o class C of fire. Ito yung mga may kuryente. Ito yung mga like for example yung mga extension na nag-octopus na po, saksak dito, saksak doon. Nagkakaroon po ng overloaded na nagsasanhi po ng pagkasunog. May mga appropriate amperes po kasi yan, yung mga extension. Kapag in-overload po ninyo, sinaksakan ninyo ng plancha, sinaksakan ninyo ng mga washing machine, mga rep, isang extension lang po siya. Tapos napakaliit po ng kawad po niya o yung cordon niya. Malamang po sunog dito sa class C na ito, na katulad ng mga appliances. Yan, appliances. Mga energized na dinadaluyan ng kuryente. Yung mga appliances, yung mga electric stove, yan, mga microwave. Any appliances po na dinadaluyan ng kuryente. Kung meron naman po siya nasusunog siya, chain energized pa, nakasaksak po siya samantalang nasusunog, hindi pa nagtitrip off ang breaker po ninyo, kumbaga sa live pa po ang kuryente, pwede rin pong ipang-apula nitong red tank na dry chemical. Kaya ang kaya po niyang labanan, class A, class B, class C. Ayan mga guys, kaya pag nagrekomenda po ang Bureau of Fire, yung mga bombero sa inyong mga establishmento, sa inyong bahay na dry chemical, ay alam po nila na kayang ipang-apula itong fire extinguisher na ito. Dito po sa aking isinulat, meron pong class D. Class D, classification of fire, letter D. Ito po yung mga powdered metal eh. Ito po yung mga metal na kung saan matatagpuan ito kung minsan sa mga industrial, sa mga laboratories, sa mga factories na kung saan kung nagdudulot
ng apoy, yung powder metal na ito. Ayan, yung mga bigla na lang powder sa bigla na lang apoy. Ayan, itong classification D na ito. Yan po yan, letter D. At yung itong letter K na ito, mga guys, ito naman yung pinagmumulan ng apoy sa kusina. Yung katulad ng mga grease. Ayan. Yung mga animal fats, mga vegetable fats, yung mga gas tube ninyo na hindi naman nalilinis. Kailangan po kasi minimaintain natin linisin para yung mga grease po niya ay kapag nadilaan ng apoy, hindi basta-basta magliliyab. Kasi kung walang grease o mga oil, kasi sa kusina po kasi madalas ang sunugan, mga guys. Katulad doon na nagpiprito ka ng mga lechon, kawali, o yung mga lechon-lechon na yan. Nagdudulot po yan. Nagiging salt po yan. Nagbibigay siya ng oil. Yang mga yan. Yang mga taba na yan. Na nagiging, nagkakaroon ng oil. Yan, yung mga animal fats, mga vegetable fats, yung mga grease naman. Kadalasan dyan ang sunugan po sa, tapos yung mga napapabayaan na mga LPG tank na nakabukas, tapos nagkaroon ng radiation, umapoy. Yan, madalas ang sunugan po dyan sa kusina. Pero dito po sa ating itinatakel, dry chemical, fire extinguisher 10 pounds dry chemical, ang nakakalagay po rito na kaya niyang apulain ay classification A, B, C. Ayan na guys. Sa yung naitakel ko sa inyo na blanketing, yun, mabisa rin po yun mga guys. Through my experience, maaaring makatulong po yun. Babasain po ninyo yung pag kayo'y biglang nakakuha na, wala naman kayo fire blanket, nakakuha kayo ng blanket ninyo, basahin po ninyo yun. Ipansuklob po ninyo, basang-basa. Ipansuklob ninyo sa pinanggagalingan ng apoy. Blanketing praan po yun. Pamaraan. Makakatulong po yun. Kasi may mga classes of fire, mga guys, hindi ginagamitan ng tubig. Katulad na nga yung mga sa kusina, bigla na lang aapoy kasi may langis. E pagka binuhusan mo ng tubig yan, kung minsan dumudulas yung apoy, dumudulas yung apoy dahil nasa langis po niya, dahil binuhusan mo ng tubig, pag talamsikan po niya, dumadami po lalo yung apoy. May mga katulad po nung type C, ito, itong type C na ito, kuryente po, bubuhusan mo ng tubig. Ano po yan, energize siya samantalang siya ay may kuryente, mga guys. Ayun, yun ang nangyayari, na kuryente po yung lumaban sa apoy kasi hindi niya alam ang classes of fire. Ayan po mga guys, sana po ay magkaroon po ng dugtong sa atin, magkaroon po tayo ng konting idea ano po ang klase ng fire o apoy na katulad nito, na kaya niyang puksain o kaya niyang apulain. A, B, C. Ayan mga guys, sana po makapulot po tayo ng konting idea. At sana ipanoorin po ninyo. Subscribe, like po ang aking YouTube channel. Salamat po. Bye.